Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man paig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin itong page na ito. Parati po akong nakikinig ng mga scary stories dito kaya naisipan ko ring magbahagi ng aking karanasan. Ito na yata yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Ako nga po pala si Jubel, hindi ko totoong pangalan. Itong kwentong ito ay tungkol sa buhay ko noong panahong buntis pa ako. So ito na nga. Nagtatrabaho ako bilang isang receptionist sa isang hotel. Bago pa lang ako nun kasi kaka-resign ko lang rin sa isang hotel na pinagtatrabahuhan ko dahil tapos na rin kasi ang contract ko nun. Noong oras na yun, hindi ko alam na mag-iisang buwan na akong buntis. Kaya bago pa man lumobo ang tiyan ko, in-inform ko na ang supervisor namin tungkol sa kalagayan ko para aware siya. At sinabi ko rin na ayos lang sa akin na magiging schedule o yung time ng pasok ko sa trabaho. Fast forward, 7 months na nun ang tiyan ko. At ang schedule ko noong time na yun ay 3 PM to 12 AM. Wala talaga rin akong choice kasi may sakit rin ang isang ka-workmate namin. At dalawa lang kaming nagro-rotate at saka ang supervisor. Gusto ko mang humingi ng favor sa kasama ko pero alam kong aayaw rin siya. Dahil pinakausap na rin daw siya ng supervisor namin. Parehas kaming nagtatrabaho ng asawa ko sa isang hotel. At parehas ang schedule naming dalawa. Sakto matapos ang work niya, dediretso na siya sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Nakamotor lang siya kaya habang hindi pa tapos ang oras ng trabaho ko, sa may lobby lang siya naghihintay. Halos araw-araw, ganun ang routine namin. Malayo rin ang biyahe namin pa uwi. At halos isang oras rin ang biyahe, hanggat isang gabi. Bigla na lang tumawag si Mama. Doon po kasi kami nag-i-stay habang nag-iipon pa kami. Bel, sana kayo? Bungad sa akin ni Mama. Pauwi na po kami, Ma. Kaka-out ko lang kasi sa trabaho eh. Ang sagot ko naman dito. Madalian mo na, maingay na naman yung mga aso sa harap na malaking puno ng mangga. Parang andito na naman siya. Sabi ni Mama sa akin, naririnig daw ni Mama yung manananggal at gumagalaw pa raw ang mga sanga nito at mga dahon sa puno ng mangga. Halos gabi-gabi raw ganito sabi ni Mama, na parang inaabangan akong dumating sa bahay. Sabi kasi nila, kapag nasa 7 buwan o newborn baby, sobrang bango raw kasi ito sa kanila. Kaya kapag pumupunta ako ng trabaho, laging may dalantela o anong bagay na kulay itim pang tago sa tiyan ko para daw walang ibang maamoy o makita ang mga manananggal. Habang nagbabiyahe na kami, nakaangkas lang ako sa motor ng asawa ko, paside akong nakaupo. Hanggang bigla na lang parang iba na ang nararamdaman ko, kinakabahan o hindi ko maipaliwanag. Hindi ako makatingin sa langit nung gabi na yun at baka may makita ako o kung ano paman. Sobrang dilim na din nun. Halos wala talagang dumadaan na ibang sasakyan. Hanggang sa may narinig ako at bigla akong tumingala sa taas na parang may naghahabol sa amin. Sabi ko sa asawa ko, dalian niya na ang pagmamaneho kasi nandyan na siya. Nilabas ko na ang rosaryong dala ko araw-araw. Ang bawang na dinurog na nilagay sa isang supot na maliit. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Sa gate pa lang, ang iingay na ng mga aso at dali-dali ni Mama binuksan ang gate at tinakpan ako ng maitim na tela. Takot na takot ako noon. Akala ko kasi hindi sila totoo. Haka-haka. Tipong ganun. Pero noon nakita na ng mismong mga mata ko, grabe halos lahat na yata ng prayers ginawa ko na. Pagkasi raw narinig mo yung boses nila na malakas na parang nandyan lang sila,
Ibig sabihin raw nun, malayo pa sila. Pero pag mahina raw na, akala mo lang malayo sila pero nandyan na pala sila malapit sa'yo. Para silang malaking ibon na hindi mo maipaliwanag ang mukha nila. Kapag umaga, tao sila. Malalaman mo raw na hindi sila katulad natin kapag wala silang parang linya na pailalim yun sa may bunganga natin o yun sa upper lips natin. Nalaman ko lang yun tungkol dyan dahil sa usap-usapan na matatanda dahil ito raw yung paniniwala nila noon. Ngayon, 1-year-old na ang baby ko at simula noon, hindi na siya ulit nagparamdam pa. Pagkatapos ko kasi manganak sa mga bintana sa taas ng pintuan namin, nilalagyan ko talaga ng mga bawang. Simula noon, wala na akong naririnig ng mga asong umuungol kapag gabi o yung tila ba pumapagaspas na isang napakalaking pakpak. Salamat sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan at ng baby namin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. From Jubel. Magandang umaga, gabi o tanghali sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig ng Pinoy Creepy Tales Channel at sa mga bumubuo ng channel na ito. Lalong-lalo na po sa poging narrator na si Sir JC. Ako po muli ito si Maria Magdalena ng Riyadh, Saudi Arabia. Magbabahagi po muli ako ng maikling kwento tungkol sa karanasan ng papang birth ko. Naging mandaragat po ang papa ko at nanirahan po kami sa Zamboanga City ng mga panahong ito. Magpasa hanggang ngayon nasa Zamboanga pa po sila naninirahan kasama ng dalawa ko pang mga kapatid at ako naman ay nakapangasawa ng taga Jensen kaya ako lang ang malayo sa kanila. Sa Basilan o Hulo minsan ang lugar na dadayuhin nila papa upang mangisda ng pang-aquarium. Yung katulad po nila Nemo at Dory yung mga tipo ng mga isdang hinuhuli nila. Alam din naman po natin na ang lugar ng Basilan at Hulo ay maraming mga teroristang Abu Sayyaf. Isang araw, kinailangan mag-shipment ng mga huling isda papuntang Zamboanga ang mga kasamahan nila Papa. Kasalukuyan kasi silang nasa Basilan ng mga panahong iyon. Lima silang sumama at sumakay ng inarkilahang bangka na maghahatid sana sa kanilang mga huli. Ngunit sa kasamaang palad ay hinostage sila ng mga Abu Sayyaf. Isa sa limang kasamahan nila Papa na hinostage ay purong Muslim. Upang mapatunayan ng mga Abu Sayyaf na ito ay kalahi nila ay pinagdasal nila ito ng kanilang dasal. At nang makumpleto ang ipinagawa ay kanila itong pinalaya. Nagsabi ang leader ng mga Abu Sayyaf na ipapatubos ang apat na naiwan sa kanilang amo ng tig sa 10,000 piso sa isa sa pinalaya. Ngunit nagpatikas ang isa sa kasamahan nila at nagwika ng, "Walang pera mga amo namin ay pantutubos sa amin." Matapang nitong sabi. Ngunit nagsinungaling lamang ito sa mga Abu Sayyaf pagkat alam naman nila na kayang-kaya silang tubusin sa ganong halaga. At nagwika pa ito ng, "Patayin nyo na lang kami." At iyon nga ang ginawa ng mga terorista. Inisa-isa nila yung apat na bihag. Inuna yung matapang na nagsabing patayin na lang sila at pinugutan nito ng ulo. Sinunod naman yung kapatid nito. Tinataga na raw yung ulo ngunit tumatalbog lamang raw yung matalas na itak sa kanyang leeg. Napag-alaman nilang meron pala itong anting-anting sa kanyang bewang. At agad na inalis at saka inundayan ng saksak bago pinugot yung ulo. At gayon din ang sinapit ng dalawa pa nilang naiwang kasamahan. Ang nagsalaysay ng lahat ng mga ito ay ang isa nilang kasamahan na inabswelto ng mga bandido sa kadahilanan nga na katribo nila ito. Agad na iniradyo ang pangyayaring ito doon kila Papa na naiwan sa isla. Sa kasamaang palad, hindi na nabigyan ng disenteng libing ang apat dahil pinaghiwalay ng mga terorista ang mga pugot nitong mga ulo sa katawan na isinilid sa sako at pinaanod-anod na lamang sa dagat. Ang mga nakakita na lamang sa mga pugot na ulo na paanod-anod ang siyang naglibing nito doon sa Basilan. Ni hindi man lamang nasilayan ng mga mahal nila sa buhay ang kanilang mga bangkay at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap ang katawan ng apat.
Ilang taon nang lumipas, may napadpad ng mga terorista sa lugar kung saan naroon sila papa. At nangingisda at nakikisiuyo itong ihatid sila sa kanilang pinagtataguan. Takot na takot ang mga kasamahan nila papa sa mga oras na yun. Yung iba pang araw nagtakbuhan sa Maynyugan at nagtago. Magalang naman daw na humingi ng tulong ang mga bandido. At kusang inihatid ni papa ko at isa pa niyang kasamahan ng mga bandido lulan sa kanilang bangkang demotor. Habang bumabiyahe sila, nagpakilala ang leader ng grupo na ito ay si Gaddafi Janjalani. At nagtanong ang leader kay papa kung kilala ba niya yung apat na pinugutan nila ng ulo ilang taon na ang lumipas, at tumango lamang si papa. Nabanggit daw ng leader na, "Ang tatapang kasi nila manong, imbes na maawa kami ginalit pa nila kami. Kaya yun, pinugutan na lamang namin sila." Pagkadating raw nila doon sa isla inaya pa raw sila ng mga bandido na kumain muna. Pero umayaw na si papa at malayo pa raw ang kanilang lalakbayin pabalik sa isla. Nagpasalamat ang leader kay papa sa kabaitan na ipinamala sa kanila. At hindi man lang raw ito kinakitaan ng takot at hindi rin nagdalawang isip na tulungan sila. Tugon naman ni papa, "Walang ano man yun. At saka gusto ko pang makita ang mga anak ko at asawa ko, kaya kailangan ko kayong tulungan." Nagbiro naman daw ang leader kung may anak na ba daw si papa na dalaga at aasawahin niya, ngunit tumanggi si papa at tumugon na 11 anyos pa lang ang kanyang panganay at nagpaalam na at lumarga. Hanggang dito na lamang po at napahaba na po masyado yung kwento. Gusto ko kasing buuin para maintindihan ng mga nakikinig. Maraming maraming salamat po sa panahon na inyong ibinigay. From Maria Magdalena ng Riyadh, Saudi Arabia. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa mga admin nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ang aking pangalan o ang aking identity. First time ko pong magbabahagi ng nakakatakot na kwento dito sa channel ninyo. I hope na sana ay magustuhan ninyo. I'm from Legazpi City. Bata pa po ako noon, siguro mga grade 1 ako. Isang tindera na mga almusal ang mama ko. Katulad ng pansit, spaghetti, champurado at kung ano-ano pa. Kaya madaling araw pa lang, gising na siya. Nasa compound kami ng pamilya ng mama ko. Hindi naman siya malaking compound, tatlong bahay lang. Yung dalawang bahay ay sa kapatid ni mamang lalaki. Parehas na may asawa't anak na. Ito na. Gumising ang mama ko ng madaling araw para magluto ng ititinda niya. Sa hindi inaasahan, paglingon ng mama ko sa bubong ng aming kapitbahay ay may nakita siyang tao na animoy nakadapa at parang may inaamoy sa loob ng bahay. Hindi makita ng mama ko kung ano yung itsura nito sa kadahilan ng sobrang dilim, pero masasabi niyang ito ay isang aswang. Dali-dali ang mama ko na pumasok ng bahay dahil sa sobrang takot. Hinintay niya yung kapatid niya na lumabas ng bahay. Nang lumabas na yung tito ko, sabi ng mama ko, "Manoy, Manoy, tignan mo dun sa taas ng kapitbahay natin, may aswang." At nakita rin ng tito ko yung aswang na nasa taas ng bubong. Sa sobrang takot ay pumasok din ang tito ko ng bahay at hindi na ito nakapamalengke. Kinaumagahan, kumalat ang kwento sa mga kapitbahay namin. Madami kasi ang nagtanong kung bakit hindi raw nagluto ng almusal ang mama ko at hindi daw nagbukas ng tindahan ng tito ko. At yun na nga, naging usap-usapan ang aswang dito sa amin. Napag-alaman din namin na yung kapitbahay namin ay may dalawang matanda na may sakit. Sabi ng matatanda, ang aswang daw ay sarap na sarap sa amoy ng buntis, may mga sakit, at mga taong malapit ng mamatay. Simula noon, naglagay ng maraming bawang ang mama ko sa bintana namin. Hanggang ngayon, kapag nanonood kami ng mga horror stories, ay laging nakukwento ni mama lahat ng nakakatakot na nangyari sa kanya. True story po yan. Ikinuwento ulit yan sa akin ng mama ko nung linggo after napanood namin yung sa Jessica Soho
at napagdesisyonan ko na ibahagi po ito dito sa inyo. Lagi po kasi akong nakikinig ng mga horror stories dito. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ang aking pangalan. Ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa lahi ng mga aswang. Sa panahon ngayon, kung saan moderno na ang ating mundong ginagalawan, marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga aswang, maligno, lamang lupa at mga engkanto. At marami pa rin namang naniniwala. Yung iba ay mga nakaranas at nakasaksi sa mga tulad nito. Atin pong talakayin ang mga ito base sa aking mga libro, website at kung ano-ano pang mga artikulo na aking nabasa at napanood. Hindi ko pilit na pinaniniwala ang mga hindi naniniwala. May kanya-kanya tayong paniniwala sa buhay at nire-respeto ko ang inyong paniniwala. Aswang. Ang aswang ay para ring taong normal na namumuhay. Kumakain, nakakasalamuhan ng iba at nagsisimba din sila. Ayon sa aking mga nabasa, ang mga ito ay may kakayahang mag-anyong hayop at ibon, bukod sa kanilang nakakatakot na itsura. Karamihan sa atin, alam na ang pagkakakilanla ng mga ito kapag ito ay nasa anyong tao. Nandyan yung walang kanal sa gitna ng ilong at bibig o tinatawag na piltrum. Yung kapag tumitig ka daw sa kanilang mga mata, ang iyong imahe ay nakabaliktad. Kaya karamihan sa kanila ay hindi nakikipagtitigan. Narito pa yung kung sila ay pinaghihinalaan mo na aswang, silipin mo sila sa pagitan ng iyong mga hita ng patuwad at makikita mo raw ang kanilang tunay na anyo. Pero pag nakita kanila, mag-ingat ka na pagkat ikaw na ang susunod na biktima. Isa pa yung salamin. Wala silang imahe sa salamin. At ang huli ay sa anyong tao nila, meron silang nakapulupot na rosaryo sa kanilang paa na parang anklet. Iba't iba rin ang mga uri ng mga ito at kakayahan. Iba't ibang paraan sa pangbibiktima. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ang kanilang mga lahi. Agalon, berbalang, alan, gabunan at bingil. Narito naman ang kanilang mga alaga na nagiging mata at tagapagbigay sa kanila ng mga senyales o mismong biktima. Yung tik-tik, ik-ik, wak-wak, sigbin, at sa agalon naman ay buwaya. Pangbibiktima. Ito ay kadalasang nambibiktima ng mga buntis, mga bata o sanggol, matatanda na may sakit o malapit ng pumanaw, at ang iba ay mga hayop. Ang alam ng karamihan ay buntis lang ang nabibiktima. Nakakain nila ang sanggol sa loob ng sinapupunan sa isang iglap lang sa pamamagitan ng kanilang dila at laway. Ang iba naman ay sa matutulis nitong mga kuko. Walang kamalay-malay ang biktima na siya pala ay naaswang na. Nagre-resulta ito ng pagkalaglag o dinudugo ang buntis at makukunan nito. Ang hindi nila alam, sila pala ay naaswang na. Masasabing ito ay perfect crime lalo sa mga hindi naniniwala sa mga aswang. Sa mga sanggol, bata at mga hayop, pati na ang matanda ay isa ang nagiging resulta. Ang pagkawakwak ng tiyan at ulo ng mga ito at wala ang mga laman loob at utak na siyang sinasabing na ito ang paboritong kainin ng mga aswang. Iba naman ang sa mga may sakit at malapit ng pumanaw o pati mismo ang mga nakaburol na. Kayang-kaya nilang palitan ang mga katawan nito nang walang nakakaalam sa isang iglap lang. Sinasabi na napapalitan ito ng kahoy o katawan ng punong saging. Oras na nabiktima nila ito. Ngunit sa paningin ng tao ay siya pa rin ito. Malalaman lang daw ng mga tao kung ito ay ilalabas sa bintana at hindi sa pintuan. Dito makikita na ang katawan pala ng may sakit o bangkay ay isa palang kahoy o katawan ng saging. Pagpapalahi. Ang pagpapalahi o pagpaparami ay may iba't ibang paraan.
Saling lahi ang alam ng karamihan, ngunit ang hindi alam ng nakakarami ay naisasalin ito sa pamamagitan ng pagkain, ihip o palipadhangin at sa pamamagitan ng pagtapik lang. Sa ganitong paraan, kaya nilang makapagparami ng hindi man lang nalalaman ng sinalinan. Ang resulta nito ay magpupugad sa anumang parte ng katawan ang tinatawag na tiktik. Sa hindi nakakaalam, ang tiktik ay isang alagad ng aswang na nagbibigay babala sa aswang. At sa tao yan yung narinig nila na humuhuni ng malakas kung malayo at mahina kung malapit. Ito ay 9 na buwan dadalhin sa katawan at lalabas ito ng hindi nalalaman ng nasalinan. Gaya ng pagkuha ng mga sanggol na hindi man lang nararamdaman ng nabibiktima. At sa takdang panahon, ang tao na nasalinan at ang tiktik ang sabay na mga aswang. Hindi ito mapipigilan ng nasalinan kahit na ayaw niya ay hahanap-hanapin ng katawan niya ang pagkain ng buhay na hayop at tao. Lubos na gusto ng mga aswang ang mga sanggol dahil ito ay nakakapagbigay sa kanila ng lubos na lakas at karagdagang buhay. Ang hindi alam ng nakararami, minsan sa 1 taon lamang sila umatake para na rin maproteksyonan nila ang kanilang sarili at pamilya para hindi sila basta-basta makilala at malaman na sila ay mga aswang. Ang iba ay nagpapalipat-lipat ng tirahan matapos itong makapangbiktima sa isang lugar upang hindi sila matukoy. Pangontra. Hayag na nakararami ang ilan sa mga pangontra laban sa mga ito. Nandito na yung mga asin, bawang, kalamansi, walis tingting, telang itim, langis at pagpapausok na mga goma, insenso, tuyong palaspas na benditado at marami pang iba. Bawat pangontra na ito ay may kanya-kanyang kwento o epekto sa mga aswang. Higit sa lahat, ang pagsusuot ng mga pangontra tulad ng kwintas na kalmen, agimat, at medalyon na San Benito na sinasabing pinakamabisang pangontra sa lahat ng uri ng laman lupa at aswang. Ganun na lamang kabisa ang mga dasal nito sa wikang Latin na mauunawaan mo kapag ito ay naisalin sa wikang Filipino. At higit na pinakamabisa ang pagdarasal ng mataimtim at taos-puso at matayog na pananampalataya sa Diyos. Ako man ay may mga personal na mga karanasan sa mga ito. May direktang nakita sa anyong tao kung papaano silang nagpapahid ng mga langis sa kanilang katawan. May lumilipad na biglang babagsak sa bubong ng kapitbahay. May umaaligid ng panahon na buntis ang pinsan ko at kapitbahay namin. May sumusunod at humabol sa amin na tiktik nung bata pa kami. At ang huli, nito lang Abril ay nakita ko mismo ang malaking ibon na kulay itim at dumapo sa puno na daraanan ko sa madilim na highway ng C5 Extension, bandang tramo malapit sa SM Sukat, alas 4 ng madaling araw. Sabi kasi na matatanda, huwag itong pag-uusapan sa araw ng Martes at Biyernes dahil ang araw na ito, malakas ang kanilang pantinig at pakiramdam. Nalalaman nila na pwede kang puntahan ng mga ito. Ayaw kasi nila na may nakakaalam na sila ay aswang, lalo na kung malapit lang ang bahay nila sa'yo. Dahil sila din ay takot na madamay ang kanilang pamilya. Gagawin nila ang lahat upang maproteksyonan ang mga ito. Sanhi ng pagiging susunod na biktima ka na ng mga ito. Sa kabutihan palad, wala pa naman sa pamilya ko ang nabibiktima ng mga ito. Dahil na rin sa alam ko ang mga pangontra sa mga ito. May medalyon at dasal sa Latin ako mga nalalaman pang taboy sa mga ito at uri ng mga ito. At higit sa lahat, dasal sa pinakamakapangyarihang Diyos at lubos na pananampalataya. Karamihan sa atin ay may kanya-kanyang kwento at karanasan sa mga ito. May naniniwala at marami rin na hindi. Nasa sa atin pa rin kung tayo ay maniniwala o hindi, at higit sa lahat, sa Diyos tayo magtiwala at manalig. Ito po ang part 1 at ang part 2 ng ikukwento ko ay tungkol sa mga engkanto at lamang lupa, ang pinagmulan at istorya at kanya-kanyang kakayahan ng mga ito. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras at sa pakikinig dito. Hanggang dito na lamang muna.
So, yan po, magandang araw mga kakribitails. Actually, ang gaganda ng mga kwentong na ibahagi natin ngayon, no? Yung kay Miss Maria Magdalena ng Riyadh, Saudi Arabia. Kahit hindi siya tungkol dun sa mga aswang, engkanto o kung ano paman, pero napakaganda ng kwentong na ibahagi niya. Yung mas nakakatakot pa nga to sa mga aswang eh. Yung tipong maho-hostage ka. Kasi ang sabi nila, mas nakakatakot daw ang mga tao kaysa sa ibang elemento o sa mga hindi natin kauri. Kasi hindi ko alam, kapag tao, yung mga buhay na tao, pwede ka nilang saktan eh. Pwede nilang gawin kahit ano sa'yo. O pwede ka nilang gawan na masama at hindi ka aya-aya. Diba? May point din naman yung ganun. At good thing po na yung sa nangyari kay dun sa kay Papa Bert ni Miss Maria Magdalena, naging matapang siya, naging matapang sa dun sa nangyari sa kanya, na hindi nagpakita ng takot dun sa mga bandido o sa mga terorista. At saka maayos naman silang kinausap eh. Ngayon nga lang, nakakalungkot nga lang din yung nangyari sa mga kasamahan niya na hostage, tapos binawian ng buhay, hindi na nakita, hindi man lang nabigyan ng maayos na libing o decenteng libing, ay nakakalungkot dun. Pero sana nasa tahimik na lugar na sila ngayon o mapayapang lugar na sila ngayon. Ipagdadasal ko yung mga kaluluwa nila. Para naman po sa kwento na may sama na nanggal, nakakatakot din yun, no, kay Jubel. Na nagtatrabaho ka, ang tapang mo masyado, na papasok ka ng 3 PM, uuwi ka ng 12 ng madaling araw, na kahit kasama mo pa yung asawa mo, eh buntis ka naman kasi. Ayun yung talagang pwedeng-pwede kang habulin, sundan o maamoy ng mga aswang, manananggal, o katulad niya nung nangyari sa kanya, na sinundan siya ng aswang, nung manananggal. At mabuti na lang din na walang nangyaring masama sa kanya at sa bibi niya. At dun sa excuse me, yun sa baby niya, hindi na biktima o hindi sila napalo. Kasi mahirap naman na yung kahit sabihin pa natin na kasama mo yung asawa mo. Kapag inatake talaga ng gutom yung manananggal na yun, pwedeng-pwede kayong atakihin. So sana sa susunod iba yung pag-iingat po. At sa huling kwento po, na actually hindi naman kwento yung ibinahagi na hindi nagpakilala. Yung mga lahi, ang dami kong nalaman dito eh. Yung mga lahi ng aswang, yung agalon, yung ano nga yun? Yung mga gabunan, tapos yung mga pangontra, yung San Benito. Yung mga ganyan, may mga ganyan pala, no. Gusto ko makabili nun. Actually, may narinig na ako ng mga ganyan medalyon eh, mga anting-anting. Hindi ko lang alam kung saan pwedeng makabili, kasi pwede yatang isabit sa mga pinto para hindi makapasok yung mga masasamang elemento. Ewan ko lang kung papayag yung mga ate ko dito. Tapos ayan, dun sa mga pangontra sa kanila sa mga aswang, no, ipinagtataka ko lang yung eto lang isa. Takot yung mga aswang sa Walis Tingting, di ba? Eh, kasi nabanggit na rin ni Center. Tapos marami na rin na sa mga kwento na ginagamit nilang pangontra sa mga aswang yan. Ito lang yung tanong ko. Yung mga aswang po ba nagwawalis din gamit yung Walis Tingting? Kasi di ba takot sila doon? O hindi? Ano ginagamit nila? Walis Tambo? Corny. Pero hindi, seryoso yun. Baka mamaya kasi, diba, hindi sila gumagamit ng Walis Tingting. Eh nga, pinagtataka ko kasi karamihan sa mga aswang, diba, nasa mga liblib na lugar. Siyempre, kailangan mong linisin yung bakuran mo. Siguro naman yung mga aswang nagwawalis yan at naglilinis ng bahay. Diba? Wala namang aswang na aswang ka lang. Diba? Tao ka rin kapag umaga. Maglinis ka rin ng bahay nyo. Walang aswang-aswang sa umaga.
So, ayun po. Sana po may makasagot ng mga tanong ko kung meron man. Kung may komento kayo, just comment po sa ating comment section. So, bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, ibabanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Umpisa na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Marites Guevara, kay Boss Ken Primarion, maraming maraming salamat po. Hello din po and shoutout kay Miss Marichelle de Guzman, kay Boss Lone Blaze, kay Miss Sally Coleman Hutchins, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Binabati ko rin po syempre si Miss Sweet Lady Centeno, si Miss Rowena Tabola, si Miss Jeremy A. Anog, si Miss Maricel Tababan, si Miss Niara Dredin, si Miss Krish De La Cruz, si Miss Aileen Doroteo, si Boss SK, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta. Hello din po and shout out kay Boss Bong De La Cruz na nagtatanong kung may nakita na daw ba akong duwende. Wala po. Kapag nakakita ko ng duwende, wala na. Baka nasa kabilang buhay na po ako. Hello din po kay Miss Alaina Ventura, kay Miss Teresita Sayron, kay Miss Christine Olson, kay Miss Joanne, na hindi ko pa nababasa yung script na isinend mo kasi medyo busy pa sa trabaho. Ayan yung problema ko ngayon, yung magsisingit ako ng oras. Kasi pagdating sa bahay, medyo palakda na ako palagi. Tapos, hirap din magmaneho pa uwi. Alam mo, ang daming checkpoint eh. Pero gagawa natin ang paraan yan. Relax ka lang, chill ka lang dyan. Tapos, gusto kitang i-congratulate muna kasi napakagaling mo na mag-narrate o magkwento. Kaya, bilib na bilib ako sa'yo. Unang beses pa lang kitang narinig dito sa PCT na nag-send ka ng kwento mo na ikaw yung nag-narrate. Diba, nag-reach out ka agad ako sa'yo na baka pwede kang mag-part-time dito sa PCT. Hindi naman ako nabigot. Napakagaling mo nga talaga. Lumalabas na yung galing mo at yung ganda talaga ng boses mo. Ayun, ngiti-ngiti na yan, oh. Hello din po kay Miss Nevnat, kay Miss Janet Ligwaton, kay Miss Christine Olson, maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Boss Rodelio Santos, kay Boss Justin Santos na anak niya na palaging nakikinig dito sa PCT, maraming maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Alma Ramos, kay Miss Gina Ely, kay Boss Jamar Bellarmino, kay Boss Sandro Continente, kay Miss Alex Gail Villarreal, maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Pashiva Lagablab, kay Miss kay Miss Neneng 3M, kay Miss Roda Rivera, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta dito sa PCT channel. Hello din po syempre kay Miss Elizabeth Metir, kay Miss Elizabeth Metir, tama ba yun? Kay Boss Ang na nakikinig po sa mga binabahagi nating kwento, maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Nilda France ng New York, kay Miss Sarah King, kay Boss Redshe Rosal na hintay-hintay lang po Boss Redshe sa kwento ni Jason. O baka ito kasi nabasa ko na po yung kwentong isinend ninyo, medyo nalito po ako dun sa mga ininsert nyo lang na kagabi ko lang siya na inaayos eh. Nalito ako dun sa yung uunahin pa na parang may pinahabol kayo na kwento. Dun lang ako na nalito. Hello din po kay Miss Anife Torion Kionisala na hindi nag-skip na mga ads. Maraming maraming salamat po at malaking tulong po yan dito sa ating PCT channel. Hello din po and shout out kay Miss Mitos Artagame, kay Miss Crystal in the Sky na hintay-hintay lang din po sa kwentong ibinahagi ninyo, kay Miss Arjin Alinsunurin, kay Miss si Miss Crystal in the Sky, pinapa-shout out pala si Gabriela Camacho. Ayan, hello po Miss Gabriela Camacho. Ingat po kayo. Salamat sa pakikinig dito sa ating PCT channel. God bless po. Hello din po kay Miss Ophelia Yasin, kay Boss RRREJ. Ayan, kay Miss Lonely Angel, maraming salamat din po. Hello din po kay Miss Elena Bonita, kay Miss Karen Mendoza, kay Miss Jing P,
kay Boss Dead Hungry Me, kay Boss Bonsai Chua, kay Miss Hannah Tagipasan, kay Miss Sherilyn Ishikawa, kay Miss Vaz Maya o Vazmia. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa PCT Channel. Hello din po syempre kay Boss Jandrin Yel Zacate. Ay, nawawala na akong boses. Kay Miss Lynn Santos, kay Miss Jennifer Zantua, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan. Hello din po sa pinsan at auntie ninyo na nakikinig. Hello din po and shoutout kay Miss Maria Fede Bierte, kay Miss Filipina Palsario ng Germany. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Elena OK Music, kay Miss Jocelyn Laus, kay Boss Niche TV, kay Miss Beb Malanda, kay Miss Ellie Pigarot, kay Miss Jasmine Santos, kay Miss Aileen Mirafuente, kay Miss Karen Colliat na hinihintay yung pag-uwi nila Timmy at Joanne. Yan, kailan kaya sila uuwi? Sana kapag uwi nila iwala ng COVID. Mahirap bumiyahe na may COVID. Hello din po kay Miss Vanna Tonjo, kay Miss Rosana Lucas, kay Miss Alisa Margie Ann Rivera, kay Miss Maribel De Leon, kay Miss Grace De Guzman, kay Miss Iris Tachibana ng Yokohama, Japan. Maraming salamat po sa pakikinig. Hello din po and shout out kay Miss Annie Abdullah ng Singapore, kay Miss Chona Labrador, kay Miss Norjana Dilangalen. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Jade Minay, kay Miss Secret Love and Life Confession na isang Tagalog Love Story Channel, supportahan po ninyo. Kay Miss Dimples Yumi, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Roman Jones Salinas na palaging nakikinig dito sa ating mga binabahaging kwento. Maraming salamat po sa inyo, Boss Roman, at ingat po kayo palagi sa trabaho o sa duty. Hello din po kay Miss Junette Pascual, kay Boss Bobby Ong Sueco, kay Miss Angela Olokino, kay Miss Tamim, kay Miss Roda Rivera, kay Miss Hawaiian Girl, kay Boss Pawpaw Ejok Salas, kay Miss Yuna Sanip, kay Miss Alma Ramos, kay Miss Cherish Yam, kay Miss Katrina Sulte, kay Boss Beltran Dalen Jr. Maraming salamat din po. Hello din po kay Boss Arkitektura Pinay, kay Miss kay Miss Beb Malanda, kay Miss Bebe Girls Channel. Hello po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Janet Liguaton, kay Boss Archie Peñano, kay Miss Lynette Montalvo, kay Miss Luz Aclaro, kay Miss Krish De La Cruz, kay Miss Ophelia Yasin, kay Miss Iris Tachibana. Maraming salamat din po. Hello din po kay Boss Danilo Padilla, kay Boss FHFHGF, kay Miss Irene Costales, kay Miss Juani Rosero, kay Boss Jasper Raid Stories na isang Tagalog Horror Channel. Pasuporta na lang po sa kanila. Subscribe and pakinggan po natin yung kwento nila. Kay Boss Bonsai Chua, kay Boss Roman, kay Miss Rowena Diaz Velasco, kay Boss Harold Salor, kay Boss Miko Kistoy, kay Miss Joey Ten Girl Mendoza, kay Miss Selle Giva, kay Miss Marichelle Guevara, nabati na natin, kay Miss Yazi MT1, kay Miss Grezilda Ibasitas, marami pala, kay Miss kay Boss DF, maraming salamat po at ingat kayo sa trabaho. Hello din po kay Miss Sarah King, kay Miss Gilbesa Belarmino ng Qatar, kay Boss RJ Bauer, kay Miss Annie Abdullah, kay Miss Grace De Guzman, kay Boss James Francis, kay Miss Ellerima ng Fujimaki, kay Miss Grace De Guzman, kay Miss Martina Sermonia, kay Miss Mitos Artagame, kay Miss Maricel Tababan, kay Miss Lynn Santos, kay Miss Pami TH, maraming salamat din po. Hello din po syempre kay Miss si Boss James Francis, si Miss Gina Ely, nabati na natin, si Miss, sino ba to? Si Miss Daniel Hope Namo, na pinapabati si Boss Arwin Velo. Ayan, maraming salamat po. Hello din po syempre kay Iris Tachibana ng Yokohama, Japan, kay Miss Janet Liguaton na Malaysia. Maraming salamat po, ingat kayo palagi. Hello din po kay Boss, kay Miss Maria Fumoto ng nabati na natin. Hello din po kay Miss, sino ba? Alam ko meron pa ito, kay Miss The Wicked She, kay Miss Beb Malandak, si Miss Aileen Doroteo, si Miss Jovelyn Trad, si Miss Nelly Layag, si Miss Sarah King,
si Miss Judith Nonan, si Miss Luz Aclaro, si Miss Angelica Sarmiento, si Miss... sino pa? Alam ko meron pa. Si Miss Blue Rose, ayan, pa, si Miss Grace de Guzman. Ayan, para po kasi wala tayong makaligtaan, medyo mahaba na yung shoutout natin, pasensya na po. Binabati ko rin po, syempre, si Miss Junette Pascual, at ngayon, si Miss Rowena Diaz Velasco. Ayan, kung may nakaligtaan man po ako, pasensya na at babawi na lang po ako sa susunod nating update. Alam ko meron eh, si Yisu na birthday ngayon. Nabasa ko yun eh, nawala lang dito sa atin kasi natabunan eh. Pero happy birthday po kay Yisu. Kay Yisu, yun, happy birthday and more birthdays to come. So, ayan po, sa susunod na takutan, mga Creepy Tales, pasensya na po at napahaba ang shoutout natin dahil natambakan, ang dami pala. So, ingat po tayo palagi and God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!